Magandang araw po muli mga ka-polkals o mga ka-political calisthenics. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan kasama po ng inyong mga pamilya saan mang sulok kayo ng daigdig naroroon. Kamakailan lamang po ay nag-propose itong si Robin Padilla ng tinatawag na Unsung Heroes Proposal para daw po sa mga military na nagtanggol sa bansang Pilipinas para po tayo ay ma-save sa komunismo. Ngunit hindi po ito talaga tumutungkol lamang sa military sapagkat tumutungkol po ito sa pagpuri sa pagdeklara ni Yumaong Pangulong Ferdinand Marcos sa pagdeklara ng martial law. Matagal na panahon, Chairman, binigyan po ng napakasamang imahe yung September 21. Ang narinig lang po natin ay isang narrative. Alam niyo po, Chairman, sa mundong ito, dalawa dapat ang narrative na naririnig natin. Kung narinig na po natin yung isang narrative, okay. Pero wag naman natin isuppress yung isang narrative. Yung isang narrative po ay itong martial law ay nakapagdulot din po ito ng pagliligtas sa ating bansa na tayo po ay maging communist country. At marami din po tayong mga kasundaluhan ang nagbigay po ng buhay para maligtas po ang ating bayan na tayo po ay makubkob ng mga komunista. Kasi nung panahon po na yan, Chairman, ay malakas na malakas ang komunista sa Southeast Asia. Katulad po ng nangyari sa Korea, katulad po ng nangyari din sa Vietnam. Kung natatandaan nyo po sa Indonesia, napakalakas din po ng komunista dyan. Nagkataon lang po na matindi yung kanilang presidente nung panahon na yun. Tinapos niya agad yung problema doon. Alam po ninyo, itong si Robin Padilla, dapat ito bago ibuka ang bibig ay ibinubuka muna ang kanyang isipan. Ang kanya pong mga sinasabing dahilan ay wala pong katuturan, walang basihan, at walang laman. Una po, sinasabi niya na dapat daw ay marinig ang dalawang narratives. Ang una pong narrative ay yung sinasabi ng mga taong nagrevolusyon laban po sa diktadorya na si Marcos. At ang pangalawang narrative na sinasabi niya na marinig ay maganda raw ang ginawa ni Marcos sa pagdeklara ng martial law para daw mapigil ang komunismo. Maling-mali po mga kababayan. Kaya nga po dapat si Robin Padilla ay nagbabasa ng history. Una po, ang pagtatagpo ng NPA ay nangyari po yan noong 1969. Wala pong komunistang malakas noong 1969, wala pong NPA na malakas noong 1969. Noong 1969 po, ang miyembro lamang ng NPA ay wala pa pong 100. At kaya po nagrebelde ang mga yan o namundok ay sapagkat ang kanila pong mga lupain ay kinakamkam ng mga mayayamang mga tao at ng mga militar na kasama na rin ang mga pag-aabuso at pagpatay sa kanila. Na humihingi sila ng hustisya, hindi naman sila pinapansin ng gobyerno ni Marcos. Pero hindi po sila kilala ng mga tao sapagkat sila po ay wala pa nga pong 100. Ngayon, yung pong komunista, iba po yan doon po sa NPA, yan po ay tinatag ni Joma Sison, pero hindi po yan pinapansin ng mga tao. Ngunit dahil nga po sa nung panahon ni Marcos, nang naupo po siya noong 1965, ito po, tanda ninyo, wala pong utang ang bayang Pilipinas, kundi 500 million na inutang ng tatay ni Gloria Macapagal Arroyo. 500 million dollars po lamang ang utang ng Pilipinas pag upo ng tatay ni Gloria Macapagal Arroyo. At kaya nga po, nung siya ay tumakbong re-election, ay tinalo siya ni Ferdinand Marcos matapos bumalimbing ni Marcos. Mula sa Liberal Party, nagpunta sa Nationalista Party. Mas maganda pong malaman yan ng mga kabataan. Si Marcos po ay original na Liberal Party member. Pero, dahil po si Diosdado Macapagal ay Liberal Party candidate,
at kailangan niyang magre-eleksyon. Wala pong matakbuhan si Marcos, kundi kailangan niyang bumalimbing at lumipat siya sa Nationalista Party at natalo niya si Diosdado Macapagal, tatay ni Gloria, sapagkat puro corruption at nagkautang tayo ng $500 million. Pero akala ng mga tao, pag upo ni Marcos ay babaguhin ang bansang Pilipinas. Pag upo ni Marcos ng 1965, lalo pong dumami ang utang ng bayan. At bago po umalis si Marcos, ay halos $30 billion ang utang ng bayan. Ngayon, doon po sa argumentong buti nga noon $30 billion, eh ngayon $1 trillion ang utang ng bayan, sapagkat noon po, ang billion ay halos katumbas na rin ng trillion. Sapagkat napakamura po ng bilihin noon, makakabili ka ng 5-5 na candy, ang pamasahe 15 centimos lamang, ang mga soft drinks 10 cents lamang. So yung pong billion noon ni Marcos ay trillion na rin yan ngayon, kaya pareho lang po yan. Pero ang mas madaling intindihin ay si Marcos ang naglubog sa utang sa bayan. Ngayon, balik po tayo sa argumento ni Robin Padilla na sinave ni Marcos ang bayan para hindi maging komunista. Mali po yan, sapagkat yung pong mga panahon na yon ay wala po talagang komunista, ang NPA po ay kakaunti lamang. Ano po ang meron? Ang meron po ay mga aktivistang estudyante kasama po yung mga prominenteng tao na mga politiko, sapagkat si Marcos ay puro corruption from 1965. At dahil nga po, wala siyang maging dahilan para siya ay magpasasa at manatili sa pwesto, ay ginamit niya ang mga komunista bilang dahilan para siya ay magdeklara ng martial law. At pagdeklara niya po ng martial law noong September 21, 1972, matapos po niyang pasabugin ang Plaza Miranda na ibinibintang kay Ninoy ngayon, maalo pong dumami ang mga naging miyembro ng NPA at ng mga komunista. Sa katunayan, may mga prominenteng hindi mo isipin na magiging komunista, kagaya ng asawa ni Heber Bartolome ng Banyuhay na si Maita Gomez, na isang magandang beauty pageant contestant. Si Nelia Sancho, isa ring beauty pageant contestant. Yan po yung mga kabataan ng mga panahon na yon. Sila Orly Mercado, kasama po yan sa mga miyembro ng mga aktivista. Lino Broca, sila Ben Cervantes, yan po ay hindi mga komunista, mga direktor po yan. Pero hindi nga po sila sang-ayon sa deklarasyon ng martial law. At mula po nung ideklara ni Marcos ang martial law, dumami lalo ang komunista. Ngayon, kung sinasabi ni Robin Padilla na sinagip ni Marcos ang komunista nung pagdeklara niya ng martial law noong September 21, 1972, maling-mali po yun, sapagkat nung magdeklara siya ng martial law, wala pa pong 100 ang miyembro ng NPA. Pagkatapos niyang ideklara ang martial law, dumami po ang NPA, dumami ang komunista. At kung totoong nasolve ni Marcos ang komunismo, bakit hanggang sa siya ay mapatalsik noong 1986 ay 37,000 pa po ang miyembro ng komunista simula po sa 60 members ng NPA. Sa madaling salita, si Marcos ang nagpalala ng komunismo, at tingin ko sinadya niya yan para magpasasa siya sa pwesto at manatili sa kanyang pwesto. Bakit po niya naisip na magpanatili sa kanyang pwesto? Sapagkat noong pong panahon niya ay marami pong mga diktador na nagpasasa sa pwesto. Sino-sino po yan? Kagaya po ni Saddam Hussein from 1979. O hanggang siya ay ma-execute. Dahil nung siya ay maaresto. Si Gaddafi ng Libya from 1969 hanggang 2011. Si Pol Pot from 1975 to 1979. Si Idi Amin na from 1971 to 79. Nakita ni Marcos na itong mga diktador na ito ay nagpapasasa. So sabi niya, kung ako ay aalis sa pwesto ito, paano na si Imelda? Paano na yung mga anak ko na nag-e-enjoy sa kayamanan na parang sa amin ng Pilipinas? So kailangan kong maging diktador din. Yan po ang talagang nasa isip ni Marcos, sapagkat from 1965 ay tinatry na niyang magkaroon ng senaryo para po makapagdeklara siya ng martial law at manatili siya sa pwesto. At itong si Robin Padilla,
hindi ko, ang ayoko sana sabihin, pero parang tatanga-tanga at hindi nagbabasa. Pinuri pa si Suharto. Ang sabi niya sa kanyang Senate hearing, mabuti na lang daw itong si Suharto ng Indonesia ay nagdeklara rin ng martial law. At hindi ata niya binasa ang kasaysayan ng Indonesia na mula kay Sukarno na isa ring diktador ay pinalitan ito ni Suharto noong 1968. 32 years na naging diktador si Suharto sa kaparehong dahilan na kaya siya nagiging diktador ay para mapigilan ang paglaganap ng komunista. Pero ano po ang ginawa ni Suharto? Nagpasasa sa pera ng bayan. Nagpasasa ang pamilya. Ganon din po ang ginawa ni Marcos. Ang tunay pong dahilan kaya diniklara ni Marcos ang martial law ay hindi po para isave ang Pilipinas sa komunista. Wala pong komunismong malakas tong panahon ni Marcos bago siya magdeklara ng martial law. Pero pagkatapos niyang ideklara ang martial law, ay dumami po ang komunista, dumami ang NPA. At kung totoong nasupil ni Marcos ang komunista, bakit lalo pong dumami? Sapagkat nung siya po ay mapatalsik noong 1986, 37,000 pa po ang miyembro ng komunismo. Pagdating po ni Cory Aquino, totoo pong pinalaya niya yung mga leader ng komunista na nakakulong. Pero si Joma Sison lamang ang tumakas at yung ibang mga kasama niya, pero yung iba, kagaya po nila sa Turo Campo, kagaya po ng mga miyembro ng bayan, hindi na po sila sumama sa armadong pakikibaka. Sumama na po sila doon po sa demokratikong pakikibaka. At simula po noon, kumonti na ng kumonti ng kumonti ang NPA sa panahon ni Duterte. Iilang libo na lamang po ang NPA, pero yan rin po ang ginagamit ni Duterte ng dahilan para siya ay magkaroon ng 4.2 billion budget sa kanyang intelligence fund. At minana naman nitong si Sara Duterte at ni Bongbong Marcos na ang dahilan ng kanilang confidential fund ay para daw po huwag maimpluwensyahan ang mga kabataan ng mga NPA o ng mga komunista. Talagang ginagamit nilang dahilan ay ang komunismo upang sila ay magpasasa at magpayaman. Yan po ang tunay na dahilan kung bakit si Marcos ay nagtagal sa pwesto at nagdeklara ng martial law. At ginamit niya nga po dyan ang Plaza Miranda bombing, ginamit niya po dyan ang pagrarali ng mga kabataan, at ginamit niya po dyan ang fake ambush ni Enrile na aking tatalakayin sa aking susunod na vlog. Panoorin po ninyo ang aking vlog para malaman natin sino ang may motibo sa pagpapasabog ng Plaza Miranda. Si Ninoy Aquino ba na binagbibintangan ni Gadon dahil na late sa pagdating pagkatapos sumabog ng Plaza Miranda? O si Marcos ba na pagkatapos ng Plaza Miranda bombing ay nagdeklara ng martial law? Tatalakayin po natin yan sa susunod pong pagbablog. Tandaan po natin, itong si Robin Padilla, ang mga sinasabi nito ay mga walang saysay, hilaw, salat sa kaalaman, at kulang sa pagbabasa, lalo na po sa kasaysayan. Sino po ba dapat ang maituturing na unsung heroes? Yun po mga teachers, yung mga nurses. Tinaasan ni Duterte ng napakalaking taxes ang OFWs, samantalang sila ang bumubuhay sa bansa. Kung walang OFWs, Sri Lanka na tayo ngayon. Tatalakayin ko rin po yan sa akin pong mga darating pang mga vlogs kung bakit dahil sa OFW, kaya tayo hindi magiging Sri Lanka for the meantime. At tandaan po ninyo, yan po ang tunay mga unsung heroes. Eh bakit po si Robin Padilla? Nagpasa ba siya ng batas para i-repeal o i-amend yung batas na ipinataw ng administrasyon ni Rodrigo Duterte na taasan ang koleksyon ng taxes sa mga tunay na unsung heroes, yung mga OFWs? At ito namang ilang mga OFWs, ayoko naman sabihin ang tatanga nyo, ibinoto nyo pa ang BBM Sara dahil nabubola kayo. Ayan, sobrang laki ng taxes ninyo, yan po ay naganap sa panahon ni Duterte at hanggang sa ngayon. So, dapat po nagbabasa kayo sapagkat dahil pong fake news na inilalabas kahit po sa mga senador kagaya ni Robin Padilla, fake news ang sabihin magaling daw si Suharto at sinave daw ni Suharto ang Indonesia sa komunista.
Hanggang dito na lamang pong muli, ito po ang inyong lingkod, Consuelito John T. Gabiola, dito po lamang sa Political Calisthenics. Maraming salamat. Mabuhay po kayo.